Sa ikalawang pangbasa, yung pinangangaral ng Apostol sa Pablo, ang pakikilambay sa ating ang Panginoon sa pamamagitan ng kailanganan na isinilang ng isang babae sa ilalim ng kaugusan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol sa Pablo sa mga taga-Galacia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria Jose at ang sanggol na nakahiga sa saksaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ni Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinagli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang ating buhay, ang pera, at palaging
ano ang tawag sa pera na binigay natin sa pamahalaan? Hindi po ba taxes? Ano ang pera na binigay ng master sa kanyang mga subordinates, wages? Ano ang pera na binibigay ng lalaki sa kanyang asawa kapag dinibosyo niya ang kanyang asawa? Alimony. Doon sa mga korte, anong pangalan ng pera na binibigay kapag ikaw may mapapalusahan? Fine, hindi po ba? Ano ang pangalan ng pera na tinatawag na mga nagre-retiro? Pensyon, hindi po ba? Ano ang tawag sa pera na binibigay mo sa nasiyahang serbisyo, halimbawa sa waiter, taxi driver, sa iyong barbero? Ang tawag doon sa pera doon ay tip. Ano ang pangalan ng pera na kapag ka utang natin sa plano? Utang. Debt. Ano ang tawag sa pera kapag ka mag-uutang tayo sa banko? Loan. Hindi utang. Ano ang pangalan ng pera na binibigay ng employer sa kanyang employees? Sana rin. Ano ang pangalan ng pera na hinihingi ng mga kidnappers para matubos yung kanyang kilindap? Ransom. Ano ang pangalan ng pera na binibigay ng magulang sa kanyang mga anak? Allowance. Ano ang pangalan ng pera kapag ka, halimbawa, meron kang nilalamig ng pisina, gusto mo pag-ibusin, halimbawa, papabilis ang nilalamig mo, lalagyan mo ng lagay o bribery. Ano ang tawag sa pera kapag ka, halimbawa, lahat ay ayos na, wala magkasalanan, hinihimik ang tao na nilalamig mo? Ang tawag doon sa pera niyo ay extortion. Ano ang tawag pangalan ng pera kapag ka itatabi mo para sa anong emergency na pagkakagastusan na hindi man kung ano, betting cash? Ano ang pangalan ng pera na dinamag sa shopping na dinamdagan ng cash? Give a gift. Ngayon, hanggang bagong taon at katapusan taon, nagdi-disguise pa rin ang pera. Sapagat ang mga tao sa kapalakunan, pininambili ng mga putas na purong pino at nagtatamitamilan ng mga porkadats. Pino, sumasagisag ulit sa pino na pera. At ito ang punchline, ano ang tawag sa pera na ibinibigay ng husband sa kanyang asawa? Duty. At lahat ng mga husbands ay dapat mag-entrega ng kanyang kinikita sa kanilang asawa out of duty, sapagkat ang mga asawang babae ay hindi naman duty-free. Tignan ninyo, daming pangalan ng pera. At ano bang tututusin? Talagang hindi kayo makapakali. At walang pera dito, walang pera doon. Tama ang kasabihan, it is money that makes the world go round and round and round. At tayo ngayon, looking ahead sa 2021, halos panalangin natin maging prosperous ang susunod na taon. At madalas pagka prosperity ang hinahanap natin na sinasabi naman ng mga buhay ng mga putas, eto na naman, mga bagay na temporary. Karihin, permission ko, pinihina ko, ang tao masyado lasing na lasing, masyado ang kanyang pagtuto sa puro mga bagay na material. Ang pera, puro pera, pera, pera.
Itong mulay na Latin word, inadap ng French, naging mulay. Inadap ng English, naging money. Pero kung gusto talaga ang money, kaming mong mulay ay nakapagulugan magbigay ng warning. It is quite interesting sapagkat sa Bible, how often na sinasabi ni Kristo, binigyan babala ang mga tao tungkol sa pera na maaari pag-ibig siya ng kanyang kapahamakan. At hindi nga ba sinasabi mas madali pa sa isang kabenyo na makapasok sa punas ng paray kaysa kaya mo makapasok sa pintuan ng karagatan. Hindi masama ang pera, pero ito ba patagi na lamang ang laman ng ating isip? Sunod-sunod lang tayo sinasabi ng pungsoy, mas wala kita mabawala. Isip ko talaga ang nagpupunta ng ating buhay. Yung mga sinasabi na mga puso'y nayaan, na sinusunod natin, nagkakasusan tayo, at pinagsasama natin sa ating mga tahanan, ito pagpigurin na pinabebebe ng mga tunsip, katabi si Kristo, at ang almahel ng ating Panginoon, mahal na Birhing Maria. Namamangka tayo sa dalawang ilog. Kaya ang napabalit lahat ng ito, sa pagdating ng 2021, ano naman ba ang ating main concern? Puro mga needs of the body, but about the needs of our soul. Let us always remember our body is only temporary. It is our soul that is eternal. Nasaan si Kristo sa ating buhay? Siya ba ang nakasentro sa ating buhay? Sa 2021, at sa dalawang mga taon, ng mga bagay na material. Alam ko ninyo, mayroon mga kama. Yung mga kama ito ay talaga well-versed, well-informed, talagang nag-aral para magawang kilatisin ang mga masterpieces ng mga paintings. At sa mga mayaman sila, naging ugali na tubo around the world looking for masterpieces. And then your price, bibili na ito. And through the years, doon sa kanilang bahay, isang mansyon, isang malaking bulwagan niyaan na nakasabit ang napakaraming mga masterpieces ng mga paintings. Pagdating ng Pasko, yung mag-amang ito, maupong magkatabi sa kitang bulwagan, surrounded by those paintings. At silang mag-ama, magkatakisan sila, magpupumpit sila tungkol sa ang makaalaman sa mga kagandahan ng paintings na yaman. Nasabi sa timbaan,
ngayon kuha ng kaligayahan, and now he was very much proud sa kanyang anak sapagkat kumatay ka ng bayanin sa kanyang anak. So hindi na magiging malungkot ang kanyang mga Pasko kaysa feeling of pride for his son. Sabi ng Lord, pag-ibirahan ako ako, hindi pwede hindi kita aking ginawa sa mga masterpieces ninyo. Pero kahit na papano, makatutulong marahil ang pagtinyo sa pinigayaan ng inyong anak ninyo ang parang buhay na buhay na parang nakakasama ninyo. Walis ako ng tao ng sundalo. At na ibarong na tayo, kinalakan ng paningin sa hari ng mga masterpieces sa pagkahanap sa pinakasenta na lugar yung sasabi ang pinigayaan ng kanyang anak. At nabili niya over the fireplace, pinakamamahalin ng paint down wall, inalis niya, inalis niya ng lugar, yung painting ng kanyang anak nila ng wall. At madalas, umubos sa kapan ito, kinakausap-usap ang kanyang anak. After a few months, nagkasakit ang matanda at namatay. Nag-iwan siya ng testamento na sa Miles Christmas, pagkamatay niya, yung auction ang lahat ng mga paintings. Talaghalo ngayon at napakaraming mga interesado sa mga koleksyon ng matanda ang nagtatingan sapagkat alam nila kung talagang genuine ang mga paintings na ito made by masters, made by genius painters. At aking nasa ibang bansa sa tatlong araw ng Pasko. Nagkakaibig ngayon ang lahat ng tao interesado makapag-uwi ng past five painting. Kaya, lumabas ang auctioneer. Sabi niya, magsisimula tayo ng auction. At talaga ngayon itong auctioneer yung larawan ng anak. Alam ng lahat, hindi pipitsugin larawan lamang. Ginawa ng isang ordinaryong pintor. Ano bang kwenta? Tutulusin. Sabi ng auctioneer, nasa testament ko na matanda, ito ang unang kinakalabahanis. Ito ang kinakailangan unang ma-auction bago ang lahat ng iba. Kahit ang mula, lahat ay talagang paraman. Hindi may interesado sa painting na yan. Hindi naman masterpiece ang painting na yan. At siya'y tatago lamang namin. Kahit pamas siya ng pera ang painting na yan. Walang kwenta ang painting. Hindi kami interesado. Doon sa anak na yan, interesado ko sa masterpieces. Ito ay eh. Kahit ang dapat mo namin. Ngayon, tingnan natin. Mababala ko kayo ng painting, 5,000 pesos. Oh, interesado ko? Wala. Sinabi na hindi kami interesado. Hindi kayo magsasabi, hindi mo pa sa isang basura lamang ang painting. Kaya kaya, meron isang babae, yung naging yaya ng anak na nahagod sa pagkasilang ito hanggang pag-alis papuntang gera, pinalagaan ang mukha ng ito, pinahalap-harap sa kanya sariling anak. Sabi ngayon, babae ng mga namin, nakatulog. Ako po, walang na pera-pera. Isang naambis na akong pera ko. Kung walang interesado na bilhi ang painting na yan, sana ka naman limo o pataas pa. Papayag ko pa kayo, walang interesado, na ibigay sa ang painting na yan, price of 100 pesos. Eh, kanya, 100 pesos, may tatapang mas matas doon, pwede 150 o 120. Ito, ibigyan sa papay, 120 na yan, so we can stop the last 10 pieces. O, walang talagang interesado? 100, going once, going twice, sold ang painting ng anak dito sa main title. Umiyak ng babae, niyayakap-yakap itong painting na ito at lumakad papalabas na lumakad. Pagkalabas ng babae, sabi ng auctioneer, tapos na po ang auction. Pwede na po kayong umuwing lahat. At beto, painting lang po lang nabenta. Sana ka 100 pesos, hindi ba nagagawin mo mga painting kahit isa? At beto lukuhan, paliwanan ko kung bakit nagpagay niya. Sabi ng auctioneer, ito po ay nakita ninyo, maniwala, pinmano ang mga
nang may gawa ng lahat ng katlumba. Sumasampalataya naman ako kay sa Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin. Nagkataong tao siya na lamang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Dali, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinamong sa krus na patay ng dilibig, nanawag sa kinaroroonan ng mga iwag. Nang may katong araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos Amang mga pangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang pa rin ito ang buho sa nangamubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muling namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng 2021 na bagong taon, puno ng pag-asa at pagtitiwala sa kapunyan ng Panginoon, tayo ay magsumamo na panatilihin niya tayong kanunyugod at aming inalangin, Diyos ng kapayapaan, tingin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, tingin mo ang panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa ay magsikap na maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa mga taong kanilang pinangangalagaan. Panalangin tayo sa Panginoon. Diyos na kapayapaan, tingin mo ang aming panalangin. Guys, alis na kami ng simbahan.